What's your name, baby? Malambing niyang tanong at kitang-kita kong pagbibigil ng pinagigilan ng anak ko. Ashi po. Maliit ang boses na tugon ni Asher. Friend ni Mimi po? Ikaw po natigilan si Lizzie at nagkatinginan kaming dalawa. Nawala ang ngiti sa kanyang labi pero pinit niyang ibalik yun ng balingan ulit ang bata. Boss niya ako, baby. Ako may-ari nitong hotel. Wow! Amusement filed in Asher's voice. Naputol lang ang pag-uusap ng dalawa nang bumukas ang elevator. Magalang kong nagpaalam kay Lizzie pero hindi pa man ako tuloy nakakalayo. Narinig ko ng pagtawag nito sa pangalan ko. Arya, wait! Bakit? Can I borrow your son? Bakas ang pag-alinlangan sa kanyang ngiti. Bay mo po ako ng maraming toys? Singit ni Asher sa usapan kaya natawang muli si Lizzie. Yes, buy kita maraming toys. Kahit anong gusto mo, kahit ilan. She genuinely smiled at my son. She then faced me again. Arya, please, I'll take care of him. I promise that. Hindi ako nakasagot. At ilang sandali pa siyang tinitigan. Nang si Asher na mismo nangulit sa akin, wala na ako nagawa pa. Bumuntong hininga ako, tinayaan siyang sumama kay Lizzie. That woman has a soft spot when it comes to kids. Wala ako nararamdamang pag-aalinlangan o pangamba na ilalagay niya sa kapahamakan ng aking anak. Dumiretso na ako sa resto bar. Pagpasok na pagpasok ko pa lang sa loob, natanaw ko na agad si Carlos na abala sa ginagawa. Nakatalikod siya sa aking gawi kaya hindi niya napansin ang pagdating ko. Nakaupo siya sa paborito niyang pwesto, yung malapit sa glass wall. May kaharap siyang laptop at mga papeles. Seryoso din ang kanyang mukha habang may kausap sa telepono. Palihim na lamang ako napailing. Palagi pa rin niyang naisisingit ang trabaho kahit nasa gitna siya ng bakasyon. Habang nagsusuot ng apron, nilapitan ko isa kong kasamahan para tanungin. Umorder na ba siya? Ginuso ko ang direksyon ni Carlos. Hindi pa eh, ihintayin ka raw. Alam mo naman niyang si Sir ayaw uminom ng kape nang hindi mo timpla. Nakangawing tugon niya sa akin. I laughed and shook my head. Taray, kabisado na niya. Siyempre, sino ba namang hindi? Eh simula nang dumating yan dito, wala nang ibang ginawa kundi sundan ka. Kusan ka naka-assign, nandun siya hanggang di natatapos ang duty mo. Mukhang tinamaan talaga ng malakas sa'yo eh. Litanya ba niya? Natatawa akong lumapit sa coffee maker. Sino mo lang gawin ang para kay Carlos? Muli ko nilingon ang kanyang gawi at tihim ako napangisi kung gano'n siya kaabala at kaseryoso sa kanyang ginagawa. Naka-sideway siya kaya malaya ko nakikita kung gaano katangos ang kanyang ilong. I pouted my lips as I ogled fixedly at him. Silently piercing every inch of his features. Those black hooded eyes were screaming danger and ruthlessness. Each day that passed by, his doubles grew shaggy than usual. And oh, his body. It felt like in just one touch, it would gonna wreck you extremely bad. Nang maramdaman niya, sigurong merong nagmamasid sa kanya. Sa lubong ang kilay niyang inilibot ang tingin sa kabuuan ng resto bar. Na magtamang paningin namin dalaway, automatikong nawala ang kulot ng kanya noo at nabalitan niya ng pagliliwanag ng kanyang mga mata. Tipid akong umiti kahit sa kaloob-looban ko. Tumatambo lang aking puso sa matinding kaba. Sakto naman natapos ko nang gawin ang kanyang kape at tinala ko iyon sa kanya. Arya? He mumbled my name softly. Malamyos ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Malayong malayo sa kung paano siya makipag-usap kanina sa telepono. Have you eaten? Tanong pa niya at tumango ako. Tapos na. Do you want to eat again? I'll order some food. Sabay na tayo. Dagdag pa niya. Tumayo ako na matuwid bago siya inilingan. Busog pa ako and I'm here to work. Baka mamaya makita pa ako ng boss ko at mapagalitan pa ako. But balik na ako sa trabaho. Hindi ko na pinatapos pang sinasabi niya. Tumalikod na dahil mas lalo lang hahaba pang usapan. Panigurado kukulit-kulitin na naman niya ako. Naging busy na ako sa mga sumunod na oras dahil dumagsana ang mga turistang kakain ng lunch. Pansin ko rin ang kakaibang kababaihang nakatupis lang na napapatingin sa kanyang gawi at tila ba nagpapapansin. Pero ang gagong Carlos wala yatang pakialam sa kanyang paligid. Lantaran ang ginagawa niyang pagtitig sa akin at sinusundan pa talaga ang bawat kilos ko. Nakasandal siya sa kanyang upuan. Magkadekwatro ang binti at magkakrus sa mga braso habang pinaglalaro ng labi gamit ang isang daliri. Sinamaan ko siya ng tingin at inismiran pero tinawanan lamang niya ako. Bumalik ako sa pag-serve ng pagkain at di ko na malayan, lumabas na pala siya ng resto bar. Nang lingonin ko ang kanyang lamesa, naroon pa rin ang mga gamit niya. Nilibot ko ang aking paningin. Bahagyang natigilan na makita siyang nasa labas at tila problemado dahil hindi siya makakakuha ng tamang angulo sa pag-selfie. Tulungan mo ng matanda, mukha nahihirapan eh.
Muntik ako mapatalon sa kinatatayuan na may biglang umagaw sa tray na hawak ko. It was Lizzie. Nanlaki ang aking mata at agad nilibot ang tingin sa paligid para hanapin ang anak ko. Nasa room ko si Asher, nakatulog na, kaya hinayaan ko muna. She stated again, kaya mo balak ipakilala sa kanyang bata? Nagulat ako sa tanong niya pero mabilis ako nakabawi. Mula sa loob ng resto bar, parehong tumatago sa labas ang tingin namin kung nasa ng lalaki. I heaved a sigh. Sa birthday ni Carlos. And it was 2 days from now. She grinned weakly at me and nodded. Mabuti naman. O siya, sige. Tulungan mo na ang tandang Carlos sa pag-selfie niya. Minsan lang yan. Tinulak niya ako palabas at wala na ako nagawa kundi tumalima. Nilapitan ko si Carlos at ako na mismo nagpresenta. Nakunan siya ng litrato. Medyo awkward pa siya nung una sa camera pero kapag kwan, naging komportable naman na. He looked so damn hot with his bohemian beach outfit with aviators on. Mas maganda siguro kung alisin mo yung shirt mo. I suggested while scrolling his pictures through his phone. I heard him gasp kaya naman taka kong binaling ang tingin sa kanya. Bakit? Malisyoso niyang niyakap ang sarili na para bang pinaprotekta ng sarili. Wag po ate, hindi po ako lalaban. He muttered as if I'd do something nasty to his body. My cheeks flushed. Ang kapal na mukha mo. Padabog kong ibinalik sa kanya ang kanyang cellphone at takmang babalik na sa loob pero mabilis niya ako nahila pabalik sa kanya. Nawalan ako ng pwersa dahilan para tumamang aking mukha sa matigas niyang dibdib. Naramdaman ko ang agad na pagpulupot ng kanyang braso sa aking bewang na marahan pa niyang pinisil. Suminghap ako at ang lalaki ang mga matang nag-angat ang tingin kay Carlos. Pero sana hindi ko nalang ginawa dahil gahibla na lang ang distansya ng aming mukha at halos naralanghap ko ng init ng kanyang hininga. Tila pansamantalang tumigil ang pag-ikot ng aking mundo na magtamang paningin naming dalawa na sinabayan pa na mabilis sa pagtambol ng aking puso. Naging malabo ang mga nangyayari sa paligid ko at ang lahat ng ingay sa paligid ay biglang naglaho. I saw how his Adam's apple moved up and down as he every detail of my face with love and longingness. Gusto kong mainis sa sarili. Gusto kong sumabog at magsabi ng masasamang words. Kasi putang ina, lumipas ng mahabang taon at sa dinami-rami ng di magagandang pangyayari sa pagitan ng isa't isa, eto ko. Isang haplos lang bumabalik at bumabalik pa rin sa kanya. Isang titig lang nalulunod na naman ako sa kanya. I frustratedly shut my eyes. Arya? He softly mumbled and was about to my cheeks but I immediately pushed him away. Tila ba binuhusan ako ng malamig na tubig at napagtanto na hindi dapat ganito kabilis. Itinagilid kong aking ulo at maraming pinikit ang mga mata. Pirit na pinapaalala sa sariling ginagawa ko lang ang lahat ng ito para kay Asher, para magkakilala na sila. Arya? Carlos called me again in a low tone. He seems taken aback by what I did. Akmang hahawakan niya ako muli pero mas mabilis pa sa alas 4 na umiwas ako na para bang meron siyang malubhang karamdaman o may kung ano pang nakapaso sa kanya. He was about to say something when I heard a tiny voice call my name. Mimi ganda! Natood ako sa kinatatayuan pero agad ding lumingon sa aking likuran. And from afar I saw my son approaching towards my direction. Nakalahad ang kanyang dalawang brasong tumakbo papalapit sa akin upang magpabuhat na ginawa ko naman. Agad siyang yumakap sa akin. Ibinaon ng mukha sa aking leeg. For a moment I forgot Carlos' presence not until I heard him clear his throat and ask me a question using his shaking voice. He looks so much like me, Arya. He muttered and trailed off. His breathing became heavy and fast. By any chance, is that your son? Our son? Our gaze locked and I could see the extreme hope in his face. I closed my eyes and hugged Asher tightly. This was not the interaction that I wanted. My plan was to surprise him on his birthday. But maybe this was the right time to meet each other. Answer me, Arya. Is he my son? His voice thundered. Their resemblance was very evident so there was no point of denying the truth anyway. I just stood in front of him. I did not confirm nor deny. His eyes were on the verge of crying and almost begging for an answer. Konting-konti na lang babagsak ng kanyang mga luha at di na rin niya maitatago ang emosyong dumaraan sa kanyang mga mata. Awang ang kanyang labi habang papalit-palit ang tingin sa aming dalawa ng anak kong mahigpit na nakayakap sa akin at tila wala pang alam na nasa harapan niya na ang kanyang tunay na ama. Matindi ang pagkakalingkis ng maliit niyang mga braso sa aking batok habang nakabaon ng mukha sa aking balikat. Sumagot ka naman, Arya, please. Carlos' voice cracked and his hope was evident in his eyes. Nakakayom ang kanyang kamao at baka sa kanyang mukha ang labis sa pag-asa at panghihina. Oo, hindi lang. Huwag mo naman akong baliwin ng ganito. Dagdag na pagmamakaawa pa niya at sinubukan pang humakbang papalapit sa amin. My heart was thumping exaggeratedly inside of my chest.
For a moment, everything surrounding us stopped and seems like a blur. Nawalan ako ng pakialam kung marami mang taong nakakakita, nag-aabang at nanonood sa amin. Mula sa peripheral vision, nakita ko rin si Lizzie at iba pang kasamahan na tinatanaw kami mula sa loob ng resto bar. Batid kong naguguluhan sila sa nangyayari, pero hindi naman nila magawang makapagtanong. Unti-unti lumuwag ang yakap ko sa aking anak. Muli kong binalik ang paningin kay Carlos. Pinantayan ang level ng intensidad sa paraan ng kanyang pagtitig sa akin. This is it. There is no point of hiding my son anymore. Sana lang hindi niya tanggihan ang anak ko. Sana lang hindi siya matulad sa nangyari sa akin na tinanggap lamang dahil narin at wala na magagawa. My eyes watered. I pursed my lip as I took a deep breath out of my lungs to gather all my strength. I was ready to tell him the truth, and I was about to open my mouth when I heard the familiar voice of a man behind my back. Tria! Papa Pogi! My son cheered happily. Agad siyang kumalas sa pagkakayakap sa akin at nagmamadaling bumaba upang salubungin ng lalaki. Wala ako nagawa, tumawang ang labi. Unti-unti kong ibinaling ang tingin sa aking likuran at ang bumungad sa akin, si Elias. Nakasayo ko'y nakikipagtagisan ng titig kay Carlos. Parehong umiigting ang kanilang bagang at tila ba mayroong apoy na nagdudugtong sa pagitan nilang dalawa. Nagpapakiramdaman sa isa't isa. Papa Pogi, sundo mo na po kami. Naputol ang mabigat na tensyon nang tuloy na makalapit si Asher kay Elias. Yumakap siya sa hita ng lalaki habang inosenteng nakatingala sa kanya. Elias then forced a smile and shook his head. Hindi, may iabot lang ako kay Mimi mo. Nagangat siya na malamig na tingin sa akin. Elias, bulong ko. Gustuhin ko mang lumapit sa kanya, hindi ko maikilos sa mga paa ko. Lalo pat mula sa gilid ng aking mga matay nakikita ko ang mariing titig sa akin ni Carlos. Wala naman siyang sinasabi. Di naman niya ako pinapapili, pero ganoon ang nararamdaman ko. I don't want him to misinterpret this. Not when now I am trying to fix everything. Idinaan ko lang sa itong ekstrang damit ni Asher na iwan mo sa sofa. Siya na mismo ang lumapit sa akin at inabot ang paper bag. Bumuntong hininga ako, tinanggap iyon. Salamat. Sana i-text mo na lang ako para sana ako nang kumuha. Baka malate ka sa trabaho. Umarko ang kanyang kilay at sarkasikong umiti. Para bang may gusto siyang isagot pero pinigilan lang ang sarili. Hindi naman ako magtatagal dito eh. Mauuna na ako. Mukhang may mahalaga kang bisita na hindi mo sinasabi sa akin. Mag-usap na lang tayo pag-uwi mo sa bahay natin. And this fucking asshole indeed emphasized the words. The last two words. Elias. Pinandilatan ko siya ng mata. Ang epal talaga. At ang siraulo imbes na matinag sa saway ko, mas lalo pa talagang ng asar. Huli na para makaiwas pa ng kinantilan niya ako na mabilis na halik sa akin noo. Bago nagbaba ng tingin kay Asher, masamang tingin ang binigay ko sa lalaki pero hindi niya iyon pinansin. I felt uncomfortable. Shivers went down my spine as I noticed Carlos deadly glare at the man in front of me. His fist turned into balls as if he was ready to wreck my friend's face. Parang gusto kong sakalin bigla si Elias dahil sa ginawa niya. Baby, pasok na sa work si Papa. Kita na lang tayo mamayang gabi sa bahay, hmm? He also kissed Asher's forehead. Okay, Papa. Love you. My son giggled cutely at nag-finger heart pa nga. Elias laughed and hugged Asher tightly again. Wala sa sarili ako napalingon kay Carlos. Natulala lamang sa anak ko. Bakas ang kalituhan, inggit at matinding sakit sa kanyang mukha. Kumikirot ang puso ko habang pinagmamasdan siya. Nang ibalik niya ang tingin sa akin, nagawa pa niyang umiti sa kabila ng panginginig ng kanyang labi. Akmang lalapitan ko siya nang bigla silang magsalita, si Asher, habang inihilang dulo ng aking damit. Mimi, ganda, umalis na si Papa. I looked down at him. Hayaan mo siya, anak. I absent-mindedly answered. Nang lingonin kong muli si Carlos, wala na siya na sa kanyang kinatatayuan. Tahimik at walang gana siya naglalakad papasok sa loob ng hotel na tinutuloy niya. Nilibot kong aking paningin. Sila niya san si Lizzie na kunin muna sa akin ang anak ko. Agad naman niyang kinuha ang ibig kong sabihin. Lumabas siya ng resto bar habang papalapit siya sa amin. Kinausap ko naman si Asher. Anak, si Tita Lizzie mo na munang bahala sa iyo ha. Saglit lang to, may kakausapin lang si Mama. His forehead nodded. Sino Mimi? Bawal sama si Ashi? Matagal akong tumitig sa kanya at pagod na hinapos ang kanyang matambok na pisngi. I'll just talk to your real papa. Ha? Mas lalo pang nangunot ang kanyang noo dahil sa labis sa kaguluhan. Mimi, no English me please. I chuckled a bit and bit my lip. God, I don't know what to do without my son. Sa kabila ng bigat na nararamdaman ko. Siya lang ang bukod tayong may kayang pumawi nito. He did not deserve my selfishness. He did not deserve a mother, someone like me. He did not deserve to be in this broken family. Muling nagbadya ang aking mga luha.
I'm sorry, baby. Babawi si Mimi. Ang sabi ko, kakausapin ko lang ang real papa mo. Nandito siya, anak. Nakita ka na niya at mamaya, pabalik ako. Makikilala mo na rin siya. Sumingap siya at namilog pa ang bibig. Malinaw na malinaw sa akin kung paano kuminang ang kanyang mga mata nang banggitin ko ang kanyang tunay na ama. Yay! Makikita ko ng totoong papa. Tumalon-talon pa siya sa sobrang tuwa. Di na nga niya ako pinigilan nang muli ako magpaalam sa kanya. Halos ipagtabuyan pa nga ako paalis eh. Wala akong inaksayang oras at agad na nagtungo, papasok sa loob ng hotel para sundan si Carlos. Nakahinga ako ng maluwag na makita ko siyang nasa lobby pa habang may seryosong kausap sa telepono. Nakatalikod siya sa aking direksyon. Nang bigla siyang umarap sa akin, bahagya pa siyang natigilan at umawang ang labi. Sumulyap siya sa likuran ko na parang may hinahanap at wala siyang nakita at tinapos niyang tawag upang ibigay ang buong atensyon sa akin. Isinarado akong distansya sa pagitan naming dalawa at wala nang inaksayang oras pa. Carlos, pwede ba tayo mag-usap? Marahan kong tanong. Nanatiling blanco ang kanyang mukha. Wala akong mabasang kahit anong ekspresyon na mas lalo nakapagpakaba sa akin. Nakatingala lamang ako sa kanya habang naghihintay ng sagot. Talk about what? He asked in a plain tone. I'm sorry. I muttered and his brows furrowed but did not speak. I'm sorry if you have to witness that. Hindi ko alam na halikan ako ni Elias sa noo. Dumilim ang kanyang mga mata kasabay ng pag-igting ng kanyang panga. Why are you saying sorry? He is your husband. He is not my husband. Agad kong depensa at kitang-kita ko kung paano umusbong ang pag-asa sa kanyang mukha. Then tell me who is he? Who is he into your life? Bakit kung umasa siya'y parang asawa ka niya? May paghahamong tanong niya ulit. He is just a friend. Walang mali siya yun. Parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Paliwanag ko pero halatang hindi pa rin siya kumbinsito. He licked his lower lip as he clenched his jaw. How about your son? How would you explain that to me? I fought the urge to roll my eyes. Obvious naman nakamukha niya yung bata. Siya na rin nga mismo ang nagsabi. Alam ko namang may ideya na siya na sa kanya talaga ang bata. Marahil gusto niya lang sa akin mismo ang galing ang kumpirmasyon. Nagbakawala ako ng malalim ang buntong hininga bago muling ibuka ang bibig para magsalita. Ang gago mo, no? Kita mo naman ikaw ang kamukha tapos pagdududahan mo. I snap at him, which made his brows furrowed in unexplainable emotion. Kung iniisip mong anak mo si Asher, pwes tama ka. Sa'yo ang bata, galing dyan sa dalawang itlog mo. Dagdag ko pa. He gasped as his jaw tightened because of my words. Naghalo-halo ng emosyon sa kanyang mukha. Naroon ang pagkagulat, pagkainis, sakit at pangulila. Ang hirap pangalanan ko ano ba talaga mas nangibabaw kaya nakaramdam ako ng takot. Muli, sumagi sa utak kong reaksyon ng ama ko nung ipakilala ko sa kanya ng ina ko. Malinaw na malinaw pa rin sa akin ang mga katagang binitiwan niya. Hindi ko kayang tanggapin ang batang yan. Sigurado ka bang ako ang tatay niyan? Sigurado ka bang ibibigay mo yan sa akin? Wala na bang ibang paraan? Those were the exact words my father uttered the day we were introduced to each other. Ganon din kaya ang nararamdaman ngayon ni Carlos sa anak namin? Matagal siyang natulala sa kawalan. Mas lalo ako nababaliw sa mga naiisip. Ilang beses umawang ang kanyang labi para magsalita, ngunit wala niyang isang lumabas na kataga. Inihanda ko ang sarili ko na kung sakaling sa pagkakataong to, siya naman ang magalit sa akin ay maiintindihan ko naman. Itinago kong anak namin. Ipinagdamot ko sa kanyang tatlong taong buhay ni Asher ang mga responsibilidad at mas lalong pagiging ama kaya kung sumawa man ang loob niya, naiintindihan ko. Maiintindihan ko, Arya. I felt his calloused hand touch mine. Dahil sa paglipad ng isip, hindi ko namalay na kalapit na pala siya sa akin. Malamig ang kanyang palad sa kabila ng panginginig. Tiningala ko siya pero hindi ako nagsalita. Tumitig ako sa kanyang mga mata at halos madurog ako ng sobra kung paano mababakas ang bigat at pangungulila sa kanya. By any chance, can you bring me to him? Would you let me touch or hug him? His voice was trembling, but there was a glimpse of hope in his eyes. What kind of question is that, Carlos? Nangunot ang aking noo. Nanginid ang luha sa parehong sulok ng aking mga mata. Kaya ako nga ipinagtatapat sa iyong totoo dahil gusto ko nang magkakilala kayong dalawa. Ayoko na siya ipagkait sa iyo. Ayoko na ipagkait kayo sa isa't isa. Pero ako dapat na nagtatanong sa iyo niyan, Carlos. Kinagat ko ang pangibabang labi para pigilan ang munting hikbi na kumakawala. Tanggap mo ba siya bilang anak mo? Hindi ka ba napipilitan lang? Handa mo ba siyang panindigan at mahalin? Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata at muling nagmulat. Tahimik nang lumandas ang luha sa kanyang mga pisngi. I love him more than anything in this world. Arya? Tugon niya.
at marang hinawakan ng baba ko para matingnang mabuti ang kanyang mga mata. Halos tumindig ang lahat ng balahibo ko sa katawan na makita ang lalim at sinseridad sa paraan ng pagtingin niya. Bukod sa iyo, ang anak lang natin ng bukod tanging minamahal ko ng ganito. Mahinang aniya, ngunit sapat na para marinig ko at maging dahilan upang mawala ang aking buong sistema. Ayaan mo akong bawiin ang mga taong hindi ko siya kasama, Arya. Ayaan mo akong patunayan na sarili kong karapat-dapat ako sa buhay ninyong dalawa. Nangihina akong tumango at suminghap. Sige, sumama ka sa akin. Ipapakilala kita sa kanya. Sa kabila na natuyong luha. Kitang-kita ko kung paano nagliwanag ang kanyang mukha. Bumitiw ako sa pagkakakapit sa kanya at tumalikod na. Nauna ako lumabas ng hotel at tahimik na lang siya nakasunod sa akin. Mabigat at mabilis ang kanyang paghinga. Ramdam na ramdam ko ang pagiging tensyonado niya. Kaya naman bumuntong hininga ko. Tuwigal sa paglalakad at inarap ko siya. Ganun din siya. Kumunot pa nga ang kanyang noo. Animo'y nagtataka. Hinawakan ko na mahigpit ang kanyang kamay at binigyan na isang matipid ng ngiti. Breathe, Mr. Santaniel. I know that this is the first time that you will meet each other, but also, I know that he loves you like how much you love him. Litanya ko sa kanya at mukhang epektibo naman iyon dahil nakaramdam ko ang unti-unting pagkalma niya. A genuine smile plastered in my mind as we continue to walk towards our son. Ito na yon, Arya. Ito na ang tamang panahon para gawin kung ano sa tingin mo ang tama. Hanggat maaga pa, hanggat may oras pang natitira.